Kawit, ang bayang sinilangan ni General Emilio Aguinaldo. Tara na, silipin natin ang makasaysayang bayan na ito. Ang Kawit ay isang first-class municipality na mayroong 23 barangays sa probinsya ng Cavite. Kilala dati ito sa tawag ng mga Espanyol na Cavite el Viejo, kung saan ito ay isang malaking bayan kasamang Imus, Noveleta at Cavite City. Sinasabi na ang pangalang Kawit ay nagmula sa salitang kalawit na sa Ingles ay hook. Dahil daw base sa lokasyon nito, mapapansin na ang shoreline mula sa Manila Bay hanggang Cavite City ay korteng kalawit. Makasaysayan ang Kawit dahil dito pinanganak ang tinaguriang unang pangulo ng ating bansa na si General Emilio Aguinaldo. Sa Kawit din iwinagayway ang pambansang watawat ng ating bansa na sumisimbolo ng kalayaan ng Pilipinas. Kung papasyalan nyo ang Kawit, simpleng bayan lang ito. Sa may Centennial Road, maraming commercial establishments na makikita at napakaluwang ng daan. Mayroong coastal area din kaya maraming nagbibenta ng tahong na makikita sa daan. Pero pag pumasok na kayo sa bayan na mismo, may makitid na kalsada at meron namang tama lang. Mapapansin niyo pa rin ang pagiging konserbatibo ng bayan na ito sa maraming bagay. Ayon sa aming nakausap, dati ay malaki ang industriya ng asin dito, pero tuwing summer lang daw ang produksyon. At dahil sa climate change, umiksi na ang panahon para maging available ito at naapektuhan na ang produksyon. Isa pang kilalang kabuhayan dati sa Kawit ay ang blacksmith, pero naikwento din sa amin na ngayon ay isa na lang ang buhay pa na gumagawa at tila wala na raw gustong matuto nito. Una naming pinuntahan ay ang tahanan ng ating unang pangulo na si General Emilio Aguinaldo. Ang kasalukuyang Aguinaldo Shrine and Museum ay under the care and supervision of the National Historical Commission of the Philippines or kilala as NHCP. Malaki ang lugar, libre ang entrance, may sistema mula sa gate hanggang makapasok kayo sa loob. Dalawang beses kaming bumalik sa lugar na ito at nung una, tiningnan muna namin ng maigi ang mga kagamitang nakadisplay ni General Emilio Aguinaldo. Thank you.
At sa pagbabalik naming muli, nilibot ulit namin ang lugar at naikwento sa amin ni Miss Lay ang ibang mahalagang bagay sa museo patungkol kay General Emilio Aguinaldo. Ito po yung first floor natin, yung museum. So, yung sa museum po natin, ito po yung pinaka-silong nila. So, sa silong, ito yung nagsisilbing kamalig nila. So, dito nila nilalagay yung mga ano nila. At the same time, nagiging tool shed din. So, dito nila nilalagay yung mga tools nila for farming. Tapos, nagsisilbi rin siya na garahe para sa kanilang mga kalesa, kalitela, mga karosa. At saka nagsisilbi rin siyang lugar para sa mga alagang hayop katulad ng mga manok at saka ng mga kabayo. So ito yung lugar kung saan nila nilalagay yung mga ani nila. Then na yung bowling lane natin. So yung bowling lane yung meron tayo dito, original po natin na bowling lane to. So pati yung mga kahoy natin, pati bowling pin sa dulo, original po yan since 1920. So dito po naglaro si General Emilio Aguinaldo, kasama po yung kanyang mga pamilya, yung mga veterano, yung mga kasamahan niya po sa masoneria. Tapos sa kabilang side po natin, dun sa may bintana, yun naman po yung indoor swimming pool ng pamilya. So 5 feet yung lalim, wala po siyang drainage, so manual yung paglagay ng water, tapos manual din yung pagtanggal. Wow! Tapos dito, ito mga gamit nila po. Original niya pong gamit. Mga gamit po during the war. So, mapapansin niyo po yung uniform niya, medyo maliit kasi 5'3 lang po yung height niya. So, hindi po siya ganun katangkaran. And then, you'll notice medyo chinito si General kasi meron po siyang Chinese blood. So, based on his baptismal certificate, isa po siyang Chinese mestizo. So, yung bahay po, 1845 po siya ginawa. Original po yung mga kahoy natin since 1845. First owned po siya ng parents ni General Aguinaldo na si Carlos at Trinidad. Then, namana siya ni General Emilio Aguinaldo bilang siya po yung bunsong lalaki sa pamilya, pang-pito sa walong magkakapatid. And 1963, isang taon bago po siya namatay, dinonate niya po sa government yung bahay at yung 7,000 square meters ng lupa. Kesa ngayon po, under po tayo ng National Historical Commission of the Philippines. So, the Battle of Binakayan po, this is the very first major victory of the Filipinos against the Spaniards. Ito yung unang-unang beses po talaga tayo na nanalo na malakihan laban sa mga Kastila. Nakaharap nila dito si Governor General Ramon Blanco. Tapos, dahil sa panalo ni Aguinaldo, ito yung time na tinawag na siyang General Emilio Aguinaldo. And ito yung unang beses na tayong gumamit ng trinchera. Tapos dito rin po namatay yung best friend ni Aguinaldo na si General Candido Triaterona. So ito po yung tinatawag natin na Aguirre Sword. So yung sword natin, ito po yung sword ni General Ernesto Aguirre, isang Kastilang general na natalo ni Aguinaldo sa labanan sa Imus, September 1896. Nailaglag ni Aguirre yung espada habang umaatras sila dun sa tropa nila Aguinaldo at nakuha po ito ni General Emilio. Ah, kaya si General Aguinaldo na ang nagtago niyan. Kung titingnan po natin, meron niyang nakalagay na Toledo 1869 sa blade. Ibig sabihin, gawa ko ang espada sa Toledo, Spain, 1869. Kapareha sa taon po ng pagkapanganak ni Aguinaldo. Kaya nung nakita siya ni Aguinaldo, pakiramdam niya, nakatadhana para sa kanya yung espada. And since you're looking at the original sword po, no, ito ay isang 153-year-old sword. Wow! Ito po yung oath-taking of General Emilio Aguinaldo as president. So dito po siya nanumpa bilang presidente para sa unang revolusyonaryong gobyerno na naitatag yung panahon ng Tejeros Convention. Wala po si Aguinaldo dun sa konvensyon nung siya po ay nanalo bilang presidente. Si Aguinaldo po ay naimbitahan ni Father Zenon Fernandez para po doon siya manumpa sa simbahan ng Tansa na mas kilala po noon bilang Santa Cruz de Malabon. So, doon po siya sa Santa Cruz de Malabon Church nanumpa as president. So, ito po yung ating bomb shelter or sinungan sa mga lumalagapak na bomba. Ito po ay dati nilang balon ng tubig, tapos kinonvert nila sa bomb shelter nung Second World War para may taguan yung pamilya sakaling bombahin ng kalaban yung bahay. Sa loob po ng bomb shelter, may makita po tayong butas sa dulo, yung po may hollow blocks na. So yun po yung ating tunnel na kumukonekta sa Aguinaldo Shrine at sa simbahan ng Kawit base po sa oral history ng Kawit. Ano sinubukan po nating pasukin yung tunnel, bagsak na ho siya, no? Kaya hindi na rin ho natin hinukay at hindi na rin ho napatunayan yung connection ng dalawang site.
Pero, again, sa oral history po ng Kawit, sinasabi ng mga matatanda na dinadaanan daw ito ni Aguinaldo noon para makapasok sa simbahan, kung sarado ang simbahan, para makakuha siya ng basbas mula kay Santa Maria Magdalena bago siya sumabak sa labanan. At si Magdalena, base na rin sa mga matatanda, ay naging patron at nakambini ng revolusyon dito sa Kawit. At si Magdalena din ang naging inspirasyon ni Aguinaldo kung bakit niya ginamit yung pangalan na Magdalo. Hango ito doon sa pangalan ni Magdalena. Sa loob ng simbahan, doon din nakalibing ang kanyang ama na si Don Carlos Aguinaldo. Ito po, nasa tabi ko, ito na po yung mga pamana ni Aguinaldo po sa ating mga Pilipino. Yun po, Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Ito po yung Act of Philippine Independence na idineklara po dito po sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. So, isa po yan sa mga pamana niya sa atin, yung ating kalayaan. Siya din po ang nakaisip na magpagawa ng ating national flag at national anthem bilang ito po ay kinakailangan para po madeklara tayo bilang isang republika. Siya po yung mismo nagdisenyo ng ating flag at pinagawa niya po yung ating national anthem kay Julian Felipe. Tapos yung pong bahay, idinalin niya po ito noong 1963 sa gobyerno. Bago yun, pinalagyan niya po muna ito ng mga disenyo tungkol sa revolusyon at tungkol sa Pilipinas. Para kung sino man ang pupunta, maaalala po nila yung mga nangyaring himagsikan at maaalala po nila yung mga tao nagwis ng buhay para sa ating kalayaan, kilala man sila o hindi. At gumawa po siya ng mga libro tungkol po sa revolusyon, no, para at least ay mabuhay po ang diwa ng himagsikan sa mga susunod pang henerasyon.